Welcome to another vlog. Nandito tayo ngayon sa Napoliches. Ah, napakalayo. Napakalayo ano, so norte na to. So ngayon, nandito tayo ngayon sa DR Autoworks. Bibisitahin natin yung topa natin, si Genius. So yan, kilala nyo naman si Genius. Siya yung si Kaosha Works Racing. Isa sa mga pinakamagaling na gumagalaw na Nissan. So ito yung mga auto nandito. Ano. So ito, another Pulsar ata to. Oh, Pulsar to. Tapos ito. Ito si Toothless. Ayan. Ayan naman si Genius. Oh, busy. Ayan. Ito naman si Butter. Ayan yung mga alaga niya dito. So, nire-rewear niya daw to. Kasi specialty niya talaga is wiring. Hindi naman. Ayan naman. Pagmamalay ko yan, boss. Kasi talagang grabe yung mga gawa na ito eh. So, ayan. Plano niya daw to. Lagyan ng R33 na GTR seat, no? So, yun. Kaya ganito yung tsura niya ngayon. Kasi ang ganda ni tsura talaga nito eh. Nung ano-ano niya eh. Sariwa. So, ilang HP nga po ulit to? 450. Tapos yung isa? Ito. Sa dyno na 490. 490. So, mas malakas. Dinitsyong ko to eh. Binaba ko yung ano, yung boost. Sa mga nasa 400 lang siya. Kasi, nahihirap kasi pag daily mo yung 500, di lang nagkagamit. Talaga? Bugbog ang makin eh. Sa kalsada natin, wala tayong magagamitan ng ganung ano eh, no? So, binaba ko yung boost ng ano, ng mga 1560 PSI. PSI. So, pero malakas na yung boss, no? Malakas na. Pero anytime naman, pwede nyong itaas. Oo, i-ano ko lang yun. I-upload ko ng YouTube. Ah, kayo din ba nag-tuto? No? Or... Si Art. Ah, sige, Art. Haltech. Okay. Napakagaling nun. Pero meron kasi akong ano, nasa akin yung ano, nara. Yung file. Ko yung file. Parang ilalagay nyo lang. Ah, okay. Ang galing. So, pag yung ano, 1560 PSI, i-upload ko na yung tune na yan. Tapos pwede nyo ibalik ulit. Pwede nyo yung ano ulit. Ang galing, magaling. So, yan. Ngayon kasi guys, alam nyo naman, wala pa tayo masyadong nabavlog na Nissan. Puro Toyota, puro Honda, puro kung ano naman. Pero Nissan wala pa. Ano po yung, ano po bang makina ni Butter? Ano po ang makina to? Ito 20 VET. Meron siyang BBL. BBL. Yeah. So, VET, ibig sabihin, turbo na talaga siya on stock. Oo. Actually, ano, yung head lang yung BBL, pero yung ilalim niya, regular DET na yung block niya. Ah, veneer. Okay. Ngayon, papatong mo lang yung BBL na head. Ano yun, boss? May ano pa, may mga modification pa pag pinapatong. Yes, so, parang B20. Ganun, parang ganun. Nakalagay ka ng ano, external na, ano, na output ng oil para pagpunta ng VTEC. Parehas ng B20. Ah, oo. Ganun din. Ganyan so, din siya. So, nagtitrigger yung parang VTEC niya, yung VVL niya, sa oil pressure din. Pressure katulad din ng ano. Yan yung solenoid niya. Ah, ito. Kasi sa Honda, nandito yun eh. Nandito sa kaliwa. Ito naman yung solenoid niya. Ang kinaibahan lang naman ng BBL sa VTEC, ang VTEC kasi, di ba, single solenoid lang siya. Sa amin, kapag ihiwalay mo, intake tsaka exhaust, pwede mong pag-ihiwalay yung dalawa. Dalawang beses siya mag-a-activate. Muna intake, di ba, dalawa na yung exhaust. Ano yun, boss? Nakokontrol mo din sa tono? Kung kailan mo, yun. Kailan na, galing. Pwede mo rin pagsabayin yung dalawa, sabay po ano, sabay mag-a-activate. So, pwede rin, pagkaiwalay ng ano, let's say 5,000 and then ito mag-activate ng 5.7 or 5.8. Ang galing! Ganun pala! Kasi, kaya pala yung sa ano, naririnig ko, kunwari may mga tropa ko nag-i-story, yung kapag gumataw sila sa SR20 nila, iba yung putok talaga ng SR20, kumaga. Malakas kasi yung ano eh, yung pagka nag-activate ng BBL, yung hiyaw ng cams, yung bukan ng mga barbola, mas malakas siya. Kukumpara mo, kahit sa K20, kahit stock lang yung BBL, mas malakas yung hiyaw niya. Mas rinig mo siya. May mga video po ba kayo na, sige, pasan nyo na lang sa akin para pakita ko lang dito. Para malaman nyo guys kung ang yung sinasabi ni Genius. Yes. Kasi talagang iba, ako narinig ko na eh. Talagang grabe. Tapos ito, iniba nyo nga pala yung position ng turbo nyo. Kasi dati, dito ba siya? Nilipat ka sa kanya. Ah, nagpalit ka. Ayan, ito nga no, tingnan nyo. Ayan, medyo stuck din to guys. Ayan. Same po sila ng size ng turbo or? Ano, ito GT30, ito GTX35. Ano po yung pinagkaiba ng dalawa?
35 yung mas malaki. Ay, ito. Mas malaki. Mas malaki ito. Grabe. Grabe. Ito, ito regular na ano GTIR na makina. Wala siyang VTEC. Wala siyang BBL. Ah, okay. Pero, so, stock ng pulsar yung wala talagang yes, BBL. So, pero ano siya? Quad throttle. ITV. Kumbaga parang sa 4AG yan, oh. Apat na total body. Yes, yung isa lang doon. Ah, ito. Like, yan. Yan. Ayan, oh. So 45 mm kada ano isang throttle body 45 mm each. Ano ko lang doon sana lang yung ginawa nila, wish ko lang ginawa nila din sa GTIR hindi Evo Evo yung pagkakaano yung layout na front wheel drive layout na all wheel drive. Mas trip ko yung ginawa ng Nissan na SR20 tapos may transfer case din sa atin. Kung ano yung setup ng GTR ganun, mas maganda yun. Kita ko naka BC Racing coilovers din ngayon. Oh, ano yan eh. Yan yung adjustable pa. Top of the line nila na ano, na Gold Series, BR Series. Na gold. Maganda talaga yan, boss. Maganda. Kasi ako, talaga importante ang suspension para sa akin. Wala sa akin auto kung yung suspension niya, ano. Alter pa yan. Wala dito. Wala talaga dito. Boss, ilang speed nga pala to? 5 speed ba to? Five speed. Five speed. Wala po ba nili? Or pwedeng convert nyo to 6 speed? Meron ba ganun? Walang, o... walang ginawa. Walang transmission na pwedeng meron ano? Meron sa ano, sa front wheel drive. Ah, okay. Pero sa all wheel drive, wala. Wala. Ayun, napakaganda. Napakasimple nga na ano niya, no, na interior. Ganda. Kasi tip na tip ko talaga yung mga gantong auto. Kasi parang halos ka-body siya na Starlet, 2-door na hatch. Uh-oh. Na maliit lang. Hindi mo na-expect kasi kung akalain mo parang charade lang o kung ano man. Pero pag bumigay, patay tayo dyan. Ano nga pa natin eh. Naka-radio, tapos naka-full karoseri yan. Karoseri lahat. Grabe. Ito po yung stock niya na, ano, stock na niya interior. Ayan o. Ako parang gusto ko na din kaso mahirap na makahanap ng Pulsar GTR dito sa Pinas eh. No? Hirap. Bilang nyo po ba kung ilan sila lahat? Dito sa estimate lang ganun. Parang nasa hindi pa ata abot ng 25. Ayan, Pulsar. Tip na tip ko din yung likod niya eh, no? Ganda. Yung group natin. Ayan, guys. May grupo kami ngayon, yung Sheetbox Edition. So, kung auto mo isirain, pasok ka sa amin. Yun lang naman ang aming ano eh. So, yan nga. Actually, kakalipat lang ni Kuya Genus dito. Kakalipat ko lang noong January. Nag-umpisa ako January po. Kasi nasa Valenzuela kayo dati, which is mas malapit nga sa bahay na sabi nyo kanina. Pero dito kasi, mas maluwag to. And parang halos one-stop shop eh. Kumbaga, pag pinapagawa mo auto mo, okay na mechanical, diretso mo naman sa bodywork, di ba? Ayan. Siya nga pala si... Din ng DR Autoworks. Yan, di ba? Para makilala nyo guys, kung nandito kayo sa area ng Novaliches or Quezon, pwede kayo bumisita dito. Actually, hindi naman siya sobrang layo sa highway eh. Malapit nga lang. So, yan. Ito yung ginagawa dito. Tama yung sinasabi mo na one-stop shop kasi yun yung na-open ko kay Kuya. Kasi para kamo, pag kami nagpapa-performance or may nagpapapintura sa akin na gusto ng performance, tapos yung nagpapa-performance gusto man ng pintura, andito na lahat. Kumbaga bigay lang kayo pag may... demonyin nila yung mga kliyente mo ganyan, di ba? Ganun lang din naman talaga eh. Tag-team kailangan. V13. So, itong makina po ito, VET din ba ito? VET din yan. Sa 20 BBL. Oo, ito. Ngayon alam ko na kapag malalaman para may ano, yan, ito lang hahanapin ko. Yung sa SR20 po ba ng mga S15, BBL din ba siya? Hindi. Yung camelback, ganun? Camelback, ano yan. Meron lang silang na BTC. Nag-a-adjust yung timing. Ah. Wala silang lift. Kasi turbo nga din naman stock nila eh, parang sa Pulsar. Saka yung ano, kasi rear wheel drive, kasi diretso siya eh. Mm-hmm. Saka ibang ano, ibang layout ng makina. Hindi mo magagamit sa ano sa front wheel drive. Mm-hmm. Ibang bell housing. Oh, kasi ano siya eh, rear wheel drive nga. Yes, oo. Oh, ito yung water pump, iba yung layout ng harapan, yung harap niya, pati yung routing ng mga coolant bypass hose, iba rin. Iba. Saka harap dito na harap. Ayan. Hindi ito lahat nasa gilid. Mm-hmm.
Isa lang ibig sabihin kung bakit pinapainit si Toothless, ano. Ayan, ito nga pala yung ano, ito nga pala yung kotse ni Dean, ano. Ayan, yung may-ari ng shop. Guys. Oh, Jibs. First time ni Jibs makakasakay. Siyempre hindi tayo hinayaan ni Kuya Gines umuwi ng hindi natin natitikman yung power ni Toothless. Ikot lang kami. Grabe. Ano to? Bagong experience to mga boys kasi never po nakasakay ng SR20. Sa totoo lang. Hindi po nakasakay sa SR20. Kaya bagong experience to. The best. Woo! Ah! Yeah, mga wala pa 400 to. Oh, wala pa 400. Grabe. Mapapalabas natin, no? Nakikita ko. Pero mapapagmalayo, boss, wala pang 400 pero lumilipad to. Rally car naman to. Rally car, kaya niya yung ganyang abuse. Namin dito. Grabe. Di tayo pinigo ni Genius. Kahit kailan naman eh. Salamat, salamat. Grabe talaga. Tapos syempre, habol. Ito pa natin si J-Matt, ano? Ayan, brother. Ito yung auto niya. B14 to, di ba? Yes, sir. B14 na, naka SR20 BVL. Ayan. Papahinggan natin talaga yung sinasabi ko. Kaya naging paborito ko yung ano eh. SR kasi gawa ng grabe yung putok talaga na ito. Hindi yung putok sa mabaho, ah. Yung putok na ano yun, ah. Sarap, no? Doon kami lumipad! Lumilipad yan!